Okay. So, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po siyempre kay God, sa Ascended Master, sa Ancestors, sa Spirit Guides, Universe, Elementals, Angels, Archangels, yan. And this reading is about, again, no, sa vision po, no. So, syempre, bago po ako mag-umpisa, nais ko po muna magpasalamat muli sa patuloy po, sa mga patuloy po, no, na nasumusubaybay ng ating channel na this is about, okay, sa mga bagong pasok po or mga bagong nakapag-visit ito sa ating YouTube, is this is more on spiritual reading po, no. So, minsan po, nagla-love reading tayo or minsan po sa reading is nami-mix or nagkakaroon din po ng patungkol po sa mga pag-ibig or sa mga persons po ninyo nagbibigay po ng mensahe. So, yung mga gano'n. Depende po sa energy, no? And gusto ko po magpasalamat din po sa still po, no, na nag-a-avail, no, ng ating pampaswerte or pampagaan po ng buhay, no, na ating this one, oil, no? So, maraming. Ito po is meron po itong santurinyong hubad sa loob, no? Na talaga po siya po yung magbibigay sa inyo na mag-a-attract, no, ng luck, no, ng wealth, ganyan. Okay? So, yan, maraming salamat. And syempre, doon po sa ating miracle oil, no, still talagang may mga orders pa rin po, no? And maraming salamat po sa lubos po na nagtitiwala, lalong-lalo na po doon sa mga nagre-reorders na mga nag-uumpisa pa lang pong nag-heal or nang gagamot, no? Ayoko pong sabihin na healer, no? Kasi baka mamaya may magtaas po ng kilay dyan. So, ito pong mga talaga nakaka-appreciate po ng langis is yung mga healer po na dati, I mean, may mga kakayanan na po, pero ito po is nagagamit po ng mga healers na mas napapadali po, no, yung paggagamot po nila. Mas wala na pong pressure, yung mga ganon, no? So, maraming salamat po talaga sa magagandang feedbacks ng mga oils po na nakuha nyo po sa akin. And patuloy nyo po itong gamitin sa maganda lang po. And lagi po tayong papasalamat pagkatapos po ng panggagamot po, no? Okay, so now is kukuha po tayo ng energy about sa vision po, no, hihingi po tayo ng mensahe kay God, gagamit po tayo ng dalawang oracle cards and one tarot. So, this is about, meron po akong tao na nakikita dito na nung una, no, nung mga this past few days, is actually, ini-ignore ko na lang din po, since lumalabas na naman po sa reading. But, this time, noon, is papakita lang po siya na meron po siya mga sinasabi, no. But now, is andito po yung humihiyaw na po siya, maybe in pain, no, or andito yung nagbabackfire na, and talagang, kung sufferings at sufferings lang po ang pag-uusapan natin is talagang shoot, no, or andito yung sure ball, no, na talagang siya ay tinatamaan. Okay, so now isihingi po tayo ng mensahe muna kay God, bas-bas pa pala kay God para po tayo ay protektado habang po tayo nagre-reading, no. So kailangan po natin ng Holy Spirit, tatawagin po natin sila para po tayo ay gabayan at samahan po sa ating pagbabasa. Panginoong Heso Kristo Ama, Panginoong Diyos Ama sa langit, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Niño, kami po ay inyong samahan ngayong oras na ito sa amin pong pagre-reading na patungkol po sa inyong mensahe na ibinigay sa akin sa pamamagitan ng vision. Naway maibigay ko po ng maganda ang mission na ibinibigay niyo sa akin sa pamamagitan po ng mga cards na ito, ay may hatid ko po sa kanila kung ano po ang mga ibig sabihin nito. Kami po ay inyong samahan ngayong oras na ito para po sa aming mga kanya-kanyang kaligtasan laban po sa mga kumakalaban po sa amin, lalong-lalo na po sa inyo. Naway kami po ay inyong samahan at bigyan po ng lakas ng loob at napakalakas na bakod na magmumula po sa inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalo, banal na espiritu, para po maituloy ko po at masabi ko po kung ano po yung eksaktong mensahe na inyong naisip parating. Kami po inyong iligtas sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at alam pong klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan ang lahat po ng may karamdaman, lalong-lalo po sa espiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay, so start na po tayo. So gagamit ko muna tayo ng, nakula dito yung oil ko. Nasa labas kasi may ginamot po ako kanina, nandun po sa gamutan area ang aking card.
Anyways, okay, so dapat natin tong Tibetan ball, no, para sa ating mga tipong confirmation. Okay. So, yun nga po, and plus, no, is andito pa rin yung talagang steel, may mga battles, no, pero ano lang naman siya, parang pahapyaw-hapyaw na lang po, no. Parang ito po lang po yung mga naglalakas ng loob, or ito yung mga tipong baguhan na hindi alam kung ano ang merong kakayanan na meron ka na ganun kakataas, no, na may ganito kang antas sa mundo ng spiritual. Okay? Again, sa mga makaka-resonate po, no, and gusto po magpa-appointment, gusto po magpa-reading, nandyan po sa description box, which is yung title, no, sa dulo po niyan, may nakalagay na dulo, ay, may nakalagay na more, dot, 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 no, so pipindutin nyo lang po yun, then may lalabas po ulit doon, then pindutin nyo po ulit yung more, nandun po yung aking contact details, okay, so by appointment po tayo, wala po tayong rush reading, okay. Kasi po may mga talaga may naga-advance payment po, then schedule po sila talaga, okay? And Saturday, Sunday po is off po po, okay? Wala pong reading ng Saturday and Sunday, okay? So we have, it's your time to shine for the first card. Uy, alam nyo, last time, ganito tayong reading, no, na lumabas is ang first card is yung it's time to shine. It's your time to shine, no, again. This is your time to shine. So, walang pwede pong makasabotahin yan. Wala pong po pwedeng kahit na sino po yan, hindi po yan mapipigilan. No? Kasi ito po is nakaplano na po yan. No? Parang architect po dito si God na talagang you are meant to shine. No? Just like, you know, like a star. No? Na talagang andito yung titingalain ka, makikilala ka, yung ganyan, no, mamahalin ka, yung ba, alam mo yung na, ano bang meron tayo pagka nakakita tayo ng tao, di ba parang na-amaze tayo kasi ang laki-laki niya, ang liwaliwanag niya. So ganun din, ganun ka din na marami kang mabibigyan ng kaliwanagan dito sa lupa. Or ito yung is one of your mission. Kasi talagang you are an earth angel. Okay, you are an earth angel. So again, itong pagbibigay mo ng kaliwanagan sa karamihan, inspirasyon sa karamihan, kagalingan sa karamihan is ito yung isa sa mga katangian, no, ng isang earth angel. Actually, yung task mo or your mission mo dito is talagang malaki, no? Malaki talaga. As in, pero si kahit ganyan kalaki ang mission mo dito, is ito is ini-enjoy mo lang or kailangan mong enjoyin. No pressure, no? Kasi ito is again guided ka dito ni God, no? The Most High, the Creator. So wala kang dapat ikatakot, no? Kasi ikaw is the earth angel, okay? Earth angel ka and may and messenger ka din ni God. Okay? Consider yourself as a messenger ni God. Okay? So ang kailangan mo lang talaga dito is alam mo 'yon, parang alamin mo kung ano yung dapat mong katakutan. Wala ka namang ibang dapat katakutan dito kundi si God, eh. No, mas matakot ka kay God. Huwag kang matakot sa demonyo, huwag kang matakot sa mga mangko. Matakot ka kay God. Kasi meron siyang mission sa'yo na kailangan mong gawin. And God knows na kayang-kaya mo to. Okay? So, congratulations kasi talagang this reading is really for you. Okay? You're an earth angel, baby. Okay, so for some of you, sandito yung nag-aantay ng live ko for this card, no, na ibibigay ko sa mananalo. No. So, hindi pa po ako nakakapag-browse, pero meron isa pa rin po ang nakikita kong tumama, no. Wala pa pong iba. Isa pa lang po. Okay? Isa pa lang po ang tumatama. And in-screenshot ko na po 'yon. So, kung sino man po yung makikita ko na ganun, i-screenshot ko po 'yon, then ipapakita ko na lang po sa inyo. Okay, so what else? Here. You're a tarot reader. Wow. For some of you, no, is ito yung magiging way mo para makilala ka na yun nga magiging it's your time to shine, ano. So you're a tarot reader, you're also parang magiging pa lang, no, or parang maybe ito is sa mga desire mo din or talagang gustong maging. No? So this is unti-unti, no. Again, sa pagiging tarot reader naman po, is hindi naman po talaga 'to biglaan. Ako po nga nag-umpisa po ako sa ganito, sa oracle, no, sa oracle card, no. So
since ito, itong three cards na to, no, so it's your time to shine na sinasabi, and andito yung Earth Angel, and now you're a tarot reader. So andito talaga yung sinasabi ko kanina na magbibigay ka ng kaliwanagan sa karamihan, inspiration sa karamihan, yung mga ganyan. No? So through your tarot cards, just like me, no? So for some of you is parang ganito rin ang mission, no, na magbigay ng kaliwanagan sa karamihan, mapaliwanagan ng lahat na talaga pong God is real. God is nandiyan lang sa atin, no? Si God is nandito lang, no? Nasa harap mo, nasa likod mo, nasa kaliwat kanan mo, andito lang siya. Yung Holy Spirit niya is talagang, alam mo yon, napakalawak na nasa sakop. No limits, no, na andiyan siya. Okay? So, congratulations. So, doon po sa mga medyo humahawak na po ng baraha and nakaka-resonate po dito, stepping stone mo na yan. Mag-uumpisa ka na. Okay? So, all you have to do is to balance. Okay? Kasi, andito yung, kasi sa pagtataro, no, actually ako po as a tarot reader, mas madali po nauubos ang energy ko eh. No, especially po pag nag-online na po ako and andun po yung video call na naghaharap po kami, talaga po hindi may iwasan na nararamdaman ko po yung energy ng kausap ko. No, minsan mabigat, minsan okay, minsan hindi, yung mga ganon. So mas nadidrain po ako talaga pagka reading. Healing po hindi, wala po ako nararamdaman na pagod pag healing. Ano na lang po pagka talagang hinihilot ko na. So yung energy kasi po nun, talaga ma-absorb ko po yun. But pagkagamutan ng tipong buga-buga lang po, ganyan, no? Dasal, so mas okay po yon kesa po sa tarot. So kailangan po talaga sa tarot, every time po na tayo magtataro, no, always make sure po nahihingi po kayo ng basbas sa taas. Para po ang makasama nyo po sa reading, habang nagre-reading po kayo, is Holy Spirit or si God, no? So kailangan nyo pong balansihin. And kung iba sa inyo is ganito rin po siya, double mission. So, kailangan niyo pong balansihin din. Pero minsan po kasi hindi maiiwasan. Like, may schedule ka ng reading, then biglang may mag-walk-in, mga ganun po, no? So, hindi po maiiwasan. Na minsan po talaga nasisira ang schedule. And thankful naman po ako kasi yung mga clients ko naman po sa reading is talaga naiintindihan pag sinabi ko po na may walk-in po ako dito, may ginagamot po ako, ganun. So, thank you so much. Next is expose. Yes, kung sino man yung nagpapakita sa akin sa vision, eh, this is the moment. This is the moment. Charin. Okay, so ito na yung papakita o pinapakilala sa'yo kung sino itong bumibira na naman sa'yo. Sa family mo, sa sarili mo, sa'yo mismo, sa mission mo, sa kabuhayan mo, sa pag-aaral mo, sa work mo, yan. Okay, so eto na yun. So i-expose yan ni God. No, i-expose na yan. Okay, so you are so annoying. No, so minsan, no, may mga ganon kang attitude, like, alam mo yun, parang minsan okay ka, minsan positive ka, then sometimes is, alam mo yun, negative ka. Yun naman kasi is dala ng flow, no, ng buhay mo. Na talaga, hindi naman talaga perfect ang buhay natin sa araw-araw. Talagang may ups and downs po tayo. Hindi po tayo perfect. Okay? Even si Jesus Christ na nandito po siya sa lupa, is talagang may ups and downs din po siya. And talagang namumroblema din po siya sa even sa mga alagad niya. And lalo na po sa iba. No? So, andito po yung kailangan lang po natin dito. Yun nga, is kailangan po natin balansihin. Okay? And trust no one. So talagang ganun talaga, no, parang kung sino man 'to nagpapakita sa vision po na nakaka-resonate po kayo, no, is kailangan po is still, no, is trust no one. Na kumbaga, hindi po lahat na nakakaharap nyo talaga dito is totoo and talagang may paniniwala po sa inyo, no, especially po 'to sa mga healers, no. So anuhin niyo lang po, go with the flow, no? Huwag nga lang pong patulan. Just let go, let God. Okay? Let go, let God. Let go, let God. Okay? Hiding secrets. No? So, maybe some of them is, ano yun, no? Hiding secrets na ginagawa nila, like, alam mo yung nakikilala ka, nare-recognize ka, pero andito yung paninira nila. No? Nandito yung, ay, naku, hindi naman ganito yan, hindi naman ganun yan, dapat ganito yan, eh. Yung ganon. So, merong galing-galingan issue dito, no? So, now is, again, yung mga ganyang attitude naman is, again, di ba sinasabi ko naman sa inyo lagi na hindi po natutulog, I mean, hindi po marunong, hindi bulag, no? Hindi bulag, hindi bingi ang Diyos.
Okay, so nakikita niya po lahat yan kung sino man po nanalait sa inyo as an earth angel, no, is hayaan niyo pong si God na magpunish, no? Let go, let God, okay? Marami talagang, hindi lang sa spiritual, no? Hindi lang sa spiritual tayo may mga atake, kayo may mga atake, kundi pati sa physical, kundi dyan sa mga, alam niyo yun, sa malapit-lapit lang po sa inyo, alam niyo yun, na nagiging usap-usapan ka. So just ano lang, remain silent, no? Keep quiet, no? Ayaw bumaba. Okay, so they love you, no? So marami din naman talaga nagmamahal sa iyo, no? Maraming nagmamahal sa iyo, but alam mo 'yon, the more na marami nagmamahal sa iyo, ang dami mo ding haters, ang dami mo ding bashers, no? But yun nga sinasabi ko sa inyo, as long as alam mo sa sarili mo na wala kang tinatapakan tao, wala kang kinukutya na tao, minamaliit na tao, no? Go lang, no? Hayaan nyo sila, okay? So, andun yung marami nagmamahal sa'yo, and expect nyo na rin na marami talagang haters, no? But, marami, especially mga gabay mo, they really love you. Kasi talagang na-appreciate mo kung ano man yung mga naibibigay nila sa'yo, na itutulong sa'yo, and talagang andito yung love, na love, na love, na love kanila. Okay? Yes, you're also a healer, see? So, andito yung talagang may double mission ka, bebe. Andito yung healer. Oh, see, you're also a healer. Diba? You're also a healer. A divine healer. Okay, you're a divine healer. And top of the card is again, na andito po si Jesus Christ. Okay, Jesus Christ is guiding you. Jesus Christ is with you. Not only God, but only Jesus, but also Jesus Christ. Okay, God bless you. Diba? Oh, see, wala nang card. Oh, diba? Siya talaga. Top of the deck. Okay. Okay, so let's see for the last card po, please. Thank you. Okay, for the last card, no, is still nasa right path ka. Kasi Jesus Christ guides you, no? So talagang andito, nakahawak kamay sa iyo si God para lagi kang nasa tamang landas. Jesus Christ is one of parang, alam mo yon, nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob. And sinasabi niya rin na parang lagi ka rin niya ginaguide para mag-way ng tamang pagdidisiplina sa mga nakapaligid sa iyo. And siya rin nagbibigay ng support, no, or nagpo-provide sa iyo everyday. Jesus Christ is there palagi, no, palagi. Okay, palagi. Okay, so let's see kung ano pa. Wait lang ha, keep ko lang po ito. Ay, meron pa pala akong isang card. Ito pa pala, ito pa. Okay, so let's see kung ano naman yung sasabihin sa atin dito ng ating Holy Spirit for you, tarot reader, and a divine healer. Okay. Now, empath, see? Alam niyo, pagiging empath kasi is medyo medyo mahirap, no, sa una, no, kasi po talagang ang gagawin ng empath dito is andun yung talagang na-absorb nyo or parang ramdam na ramdam nyo kagad yung energy ng tao. Kung galit, masaya, may sakit, o wala, mga ganyan. And ang kagandahan lang sa iyo ngayon is andito yung napag-aralan mo na, and alam mo na kung paano balansehin yung mga ganyan. So hindi ka na apektado, but yung pagiging empath mo dito is talagang mas na-enhance, no? Na kumbaga andito yung nabalanse mo man, pero andito yung talagang mas lumakas yan, no? So congratulations, no, kasi nalagpasan mo na yung talagang, alam mo yung every time na lalabas ka is andito yung pag-uwi mo, akala mo na para ka nagwalis ang buong street ninyo or ng buong community nyo, no, yung mga ganun. So now is andito yung eyes on you, no. So here is andito yung sinasabi na syempre nandiyan si Jesus Christ, no, pero ito yung mga evil eye na to, ito mga nag-spy sa iyo, ito mga nag-stalk sa iyo is sorry, no. They are all failed, no, sa mga plans na gusto nilang isabotahe ka, no, kasi si Jesus Christ is laging hawak ang kamay mo, laging nasa sayo, no. So hindi ka para, alam mo yon, maapektuhan kung ano man itong mga pinagagawa nitong evil eye na itong mga ito o nag-i-spy sa iyo, mga demonic entities or whatsoever na entities na naandyan na galing doon sa mga mangko or what. Okay? So, wala sila mapapala. Okay, so what else? Okay, so share your blessings, no? Since andito yung nakaka-receive ka na ng mga
rewards, no, direct from God, no, from your ancestors, from your spirit guides, yan, no, is andyan sila at pati tinutulungan ka ng elementals, no. So aside dun sa pag-share mo ng blessings, ng mga rewards from them, is andito yung kailangan mo rin i-pamper yourself mo, no. So parang kung ano gawin mo, kung ano yung dapat, kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo, no? Kailangan mo rin i-pamper yun sa sarili mo. Kumbaga, meron din pamper food, merong pamper days, mga ganun, no? So yung mga ganun, parang kailangan mo rin minsan magsaya, no? Mag-unwind, para at least yung energy mo and yung soul mo, not only your physical, no, is andito yung nare-recharge, no? Nare-recharge siya. Okay? Okay. So, what else? We have the social media actually at top of the card, top of the deck, no? So, for some of you, is andito yung makikilala din through social media. Okay? Or andito yung hahanapin ka talaga, baka meron ka daw sa social media or what? Or siguro yung iba sinasabi, naku, mag-post ka na. Or siguro, naku, gumawa ka ng FB mo. Naku, gumawa ka ng YouTube mo. Mga ganun. Okay? So, wala na. Dito na tayo sa kabila. Okay, so let's ask some confirmation for this deck. Doon kanina sa mga binaba nitong ating last card. Okay. Let's see. Ayun. Okay, so confirmation na kanina is meron tayong share your blessings, and now is andito rin yung share your gifts and abilities and share your blessings. So, by sharing your gifts and abilities, no, is ito yung, kumbaga, like, yun nga, nanggagamot ka, or nandito yung nagbibigay ng words of wisdom, yung mga ganyan. No? So, kailangan mo siyang i-share, no? Kailangan mo na siyang i-out, yung mga ganon. Maghingi na kayo ng sign kay God, especially dito sa mga na meron ng awakening, no? Mag-ask na po kayo ng signs kay God kung ano po talaga yung mission nyo dito sa atin, no, sa lupa. Oops. Okay, it's a confirmation also na there's a sibling here na talagang umaatake sa'yo, which is yun yung nagpapakita sa vision na nagagalit siya actually, kasi andito yung talagang in pain siya, or maybe parang she wants or he wants to say sorry for what parang ano yung nangyari sa inyo, no? Kung ano man yung mga pinagdaanan niyo or kung ano man yung mga ginawa niya, si parang gusto niyang humingi ng kapatawaran, no? Ganon. Kasi nakikita ko doon nung una is parang andun yung dami niyang satsat, no? Ang dami niyang dalita, ang dami niyang daldal, mga ganyan. But ito later on, yesterday lang, no? As in dito na yung parang alam mo yung parang nag-scream na siya sa sakit. No, nag-scream na siya sa sakit, okay? So, this is one of your sibling or shopatid, okay? Now, is andito yung sinasabi ni God sa'yo is, let me take care of you, no? So, God will take care of you forever, okay? Oops. Okay, super jealous siya kasi meron kang ano eh, no? Ang dami mong rewards, ang dami mong achievements today, ngayon, as in itong nangyayari itong mga nakarang araw, and alam nitong sibling mo na ito, which is under ng black, under siya ng power, no, ng baga ang pinap, ang ini-enhance niya is yung black magic, no. So ito is andito yung talaga nagseselo siya kasi alam niya na kung ano mangyayari sa iyo sa future, na yun yung pilit niyang hinaharang, no? Pilit niyang sinasabog, no? Lahat na ginawa nito, galagay ka sa garapon, ilagay ka sa bundok, ibaon ka sa lupa, lahat na, no? Lahat na ginawa to, para, pero lahat din yan is lahat yan nabasag mo. Amen. Okay? So maraming attacks, no? Death spells? Yes! Barang? Yes! No? Pero hindi siya magtatagumpay, no? And again, medyo ano po kayo dito, no? Aware, maging aware kayo dito dahil meron din ditong one of your also pwedeng lalaki, no? Ito is para to sa mga Libra energy na lalaki, no, na gumagawa ng spell work sa iyo, no? Kung meron man sa inyo. And now we have the third party. So, merong third party, no?
So yung third party, no, ng person mo is humihingi ng tulong ngayon. No? You have the third party here. No, ito naman yung sa ano, mga nagparitual, no, na nagparitual ng anong tawag doon? Nagparitual ng mga baklas, gayuma, love spell, etc., no, yan. So third party is here and now they are all asking for help. No? Kasi ano eh, especially ito sa mga nabaklas na, no. So kung ano yung mga kasing pinaggagawa nitong mga ito sa person mo is babalik sa kanya yan. Okay? So all, parang kasi ang kailangan lang talaga dito is i-release niya na yan eh, no. Huwag na siya makipaglaban. So ang kailangan niya na lang dito talaga is i-release niya and embrace yung bagong buhay. Okay? Bagong buhay. Hindi niya na kailangan pang makipagtigasan sa iyo. Especially kung ikaw is ang nagpagawa, no, ng to break, no, yung spell na yon, ano. So better na mag-surrender na siya, okay? Kasi andito na talaga yung nagsasuffer din siya or may mga pains din siyang nararanasan. And we have the Pisces energy here. Yes, no. So that's one of parang gumagawa ng attack sa iyo na yun nga, one of your sibling or one of your, pero hindi, sibling ang nakalagay dito. And yes, this is a confirmation, no? Na talagang crying so loud, na talagang nakita ko doon sa vision ko na talagang humihiyaw na siya. Okay? Kasi they want to destroy you eh. No, that's why andito yung punishment na binigay sa kanya ni God dito is hindi mo pwedeng hawakan or isabotahe ang anak ko kasi earth angel 'yan. No, madami pang gagawin 'yan. Huwag mong sirain ang plano ko diyan, no? So that's why andito yung kung sinisira kanya, now God punished him or her. Okay? Okay, so let's see. Okay, so you're my strength. Yes, for someone, no, says that is you are his or her strength, no? And your intuition is on point. No, and alam mo na yan kung sino 'yung talagang gumagawa. And this is a family member, no? So hindi na yan ano, parang tamang pagdudahan pa kung sino man yan. Alam mo na yan. Again, kung kanina lumabas ang sibling, so this is a confirmation na talagang family member ang gumagawa sa iyo. Okay? So this is ano na, matagal na, no? Matagal na 'to. But andito talaga yung keep on ano ka, keep on parang fight, no? Para sa ikagaganda ng buhay mo. But huwag ka mag-alala dahil hindi ka naman nag-iisa eh. Andiyan lahat ng mga guides mo, ascended masters na andiyan, the most high is na andiyan. So hindi 'to para manalo, no? So give some space and time. So parang alam mo 'yon, bigyan mo rin yung sarili mo ng ano, pahinga, darling, okay? And we have the embrace here, no? So embrace mo lang yung parang alam mo yon, kung ano yung merong dumadating sa iyo, just embrace it, no? Embrace it and always be thankful and grateful sa mga nangyayari sa iyo. Okay? So let's see kung ano naman dito sa ating tarot. So kukuha lang po tayo dito ng 3 cards para kung ano pa yung dapat nating expect, no? So that's a confirmation na talaga may attack sa iyo from your sibling or a family member. But yun nga yung nakikita ko is a family member nagsiscream, no, crying so loud kasi talagang in pain siya ngayon. Okay? So justice is nandito na. And ito na yun, in-expose, no? Walang po tayo dito na 3 cards. Okay, so one is the world. Wow-wow-wee! So now is andito yung lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng mga kayod mo, lahat ng sakripisyo mo, lahat na andito na, no? Parang andito na yung mag-harvest ka din, no, sa mga sa mga ginawa mo kasi into success ka eh. And andito yung talagang lahat naman ng ginawa mo, lahat ng mga minanifest mo talagang is talagang mapapasa kamay mo, no? Kasi andiyan yung ano, yan yung binigay sa iyo ni God eh, no? And Jesus Christ is also there na alam niya, na sinisugurado niya na sa iyo mismo mapupunta. Kaya lagi rin nakahawak sa iyo si God. Si Jesus Christ, no? So, just wait for it. Kasi alam niya yung mga goals mo. And lahat naman is good intention. So, continue mo lang yan. Kasi kung ganyan lagi ang panalo mo sa buhay, sin talagang hindi ka maliligo at hindi ka bibitawan ni Jesus Cristo Ama. Okay? So, we have the 8 of Wands in reverse, no? So, kailangan lang dito is don't panic, no? So, andito yung parang huwag ka magpanic sa mga nangyayari sa buhay mo kung ito is sobra-sobra na yung binibigay sa'yo. Is, huwag ka magpanic, no?
balansehin mo, no? Balansehin mo and mag-antay ka dahil meron pa. Marami pang bubuhos. Marami pa. Marami pang bumulusok na swerte sa iyo, na blessing sa iyo. But, no, diyan sila gigil-gigil kaya andito pa rin yung they keep on attacking you, no? So better na mag-ask ka or mag-ano ka talaga ng prayers, no, for bakod. And now is andito yung Ten of Cups, no? Ten of Cups is, kumbaga, ito yung fulfillment and talagang dreams are all coming true na, no? So, happiness is andito na talagang parang, alam mo yung, nandito ka man sa mundong to is para, pero ang pakiramdam mo sa sarili mo is parang ka na nasa paraiso. Na parang, parang very enchanting nangyayari sa buhay mo. Very amazing, no? Parang ganon. So, andito yung talagang namamangha ka. No, dahil sa hindi naman 'to yung talagang hiniling mo kay God, parang simple lang makaraos sa araw-araw, maging healthy, ganyan, protected, but mas hinigitan niya, no? Mas hinigitan niya 'yan. So ang kailangan po dito is para the more na or ma-maintain, no, yung mga binibigay sa inyo blessings dito ni God. Is ang kailangan lang po natin is i-maintain din po natin yung way kung paano tayo mag-serve sa kanya through being a good Samaritan, be a giver. Ganyan, kumbaga andito yung mahalin po natin even our enemies, no? But kumbaga hindi naman po at all times is ang kailangan po natin is alam mo yon, minsan magbigay din po tayo ng reconsideration mga ganyan sa mga taong nakapaligid po natin, ano? Kasi meron po talagang parang alam mo yung palibasa, todo pasa sa'yo ang lahat, no? Na yun nga, nililet go, let God mo na ang lahat. So, andito ulit, uulit-ulit yan, uulit-ulit yan. Pero, abangan nyo naman po, no? Na once na isang beses pa niyang gawin sa'yo yan, then, bibigyan na yan ng ano ni God, justice or judgment day, no? Basta just let go, let God. Huwag nyong hayaan na parang sa inyo po magagaling, no, yung kaparusahan para doon sa kapwa-tao natin, no? So, mas maganda po yung i-let go, let God po natin. Again, iba po si God pagka siya po ang kumilos. Okay? So, that's your reading. So, sa mga naka-resonate po at gusto po magpa-private reading at hindi po nakaka-subscribe, no? Sa hindi pa nakaka-subscribe, please click the subscribe button and like and share. Then, click the notification bell para update po tayo lagi sa reading. Okay, so sa mga gusto pong magpa-reading, andyan po again sa description box ang aking contact details. So just contact me. Again, hindi po ako a scammer. So kung ano po yung nakalagay dyan sa description box ko at yun po ang kinontak nyo, meaning ako po yun. Okay? Okay? Okay, so bow your heads para po sa ating prayer. Sa healing. Okay, so maraming salamat po and God bless us all. Bye!